guys, welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. It's me, your girl, Yessa. And if you are new in my YouTube channel, please click the subscribe button and like and share this video and hit the bell button para lagi kang updated sa mga paparating ko pang videos. So for today's video, guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail using PixArt and PixelLab. Before we get started, please subscribe my YouTube channel, like and share this video, and hit the bell button para lagi kang updated sa mga paparating ko pang videos. First, guys, punta kayo sa Play Store. Tapos, search nyo PixArt and install nyo. Tapos, search nyo din yung PixelLab. Click nyo and install. Antayin yung ma-download. Hintayin nyo ma-download. So, ayan na, na-download na. Click nyo yung app na PixArt. Tapos, hintayin nyo. Tapos, skip nyo lang yan. Then, X nyo yan. Tapos, allow. Lalabas na yung mga pictures nyo dyan sa gallery nyo. And, hanap kayo ng background nyo. X nyo yan. And, yan na yung napili kong background. Tapos, pindutin nyo yung text. Tapos, i-type nyo na yung gusto nyong i-type dyan. Yan, paano gumawa ng thumbnail using PixArt and PixelLab. Pindutin nyo yung check sa taas. Tapos yan, pwede nyo lakihan yung text nyo. And pindutin nyo yung color. Tapos yan na, maghanap na kayo ng color kung anong gusto nyo. Hanap tayo dito ng color. Gusto ko kasi medyo peach. And so, yan na yung yan yung nakuha ko, and then check nyo lang, pindutin nyo yung check sa taas, tapos stroke. Tapos hahanap naman ako dito ng color ng stroke ko. Yan, guys. So, yan na yung napili ko, and then pindutin nyo yung check. Tapos, di pa ako contento dun sa color ko, kaya babaguhin ko yung peach. Peach talaga. Yan, okay na yan. Tapos, yan na. And pwede nyong pakapalin yung stroke nyo. Tapos pindutin yung font. Yan, maraming font dyan. Pili lang kayo dyan. Marami yan. May Sigmar 1. May Limelight. Marami yan siya dyan. May Average Sans. Yan, marami yan. Ito yung gusto ko font na gamitin. Itong sana ba yung Bunya. Yan. Then, pagtapos na, pwede din kayo mag-adjust ng shadow. Pili kayo ng color ng shadow nyo. Sorry guys, may manok. Yan. Hanap kayo. Then, pag nahanap nyo na yung gusto nyo, i-check nyo lang. Tapos, pagtapos na, contento na kayo dyan, pindutin nyo na yung check. Sunod nyo naman, guys, hanapin nyo yung add photo. Tapos, click nyo yun. Yan. And then, hanap kayo ng logo ng PixArt. Tapos, crop nyo siya. Yan.
Then, pagkatapos mo siya makrop, pindutin niyo yung check sa gilid, sa bandang right, sa taas. Tapos, adjust niyo na yung gano'n siya kaliit, gano'n siya kalaki. Then, ilagay niyo na siya kung saan niyo siya gustong ilagay. Yan. Sunod naman, punta ulit tayo sa add photo and yung pixel lab naman. Tapos, crop ulit natin kasi medyo malaki. Tapos, pag okay na kayo, check nyo ulit sa right, sa bandang taas. So, pangit, kaya i-crop ulit. Tapos yan, adjust nyo siya kung gano'n siya kaliit, gano'n siya kalaki. Then, i-press nyo na siya kung saan nyo siya gustong ilagay. So, akin dyan ko siya ilalagay. Pantayin muna natin kasi di sila pantay. Ayan. Pagtapos na, pindutin nyo rin yung check sa banda, sa right, sa taas, yan. Sunod naman, pindutin nyo ulit yung add photo. Then, maglalagay pa ko ng picture. And then, tap ko ulit. Then, pagtapos na, makrop. Pindutin nyo ulit yung check sa my right, sa taas. Then, adjust nyo na kung gano'n siya kalaki, gano'n siya kaliit. Yan. Then, pagtapos na, pindutin nyo ulit yung... So, naghanap ako dito ng arrow. Pindutin nyo yung text. Hanap ako ng arrow. Saan na ba yun? Where are you, arrow? Punta na ngayon tayo sa sticker. So, yan. Search tayo. Search natin arrow. Tapos, hanap ako dito ng arrow na gusto ko, na bagay. So, yan. Yun yung napili ko. Then, yan. Adjust nyo siya. Masyadong malaki. Litan pa natin. Ayan. Then, ganyan. Then, pagtapos na, ay, may nag-chat. Alisin muna natin. And pagkatapos na, pindutin nyo ulit yung check sa right, sa taas. Yan. And pag gusto nyo na yan, pindutin nyo yung ang download na sign sa taas. Yan. So, tingnan nyo na yung albums nyo. And, tada! Na-save na siya! Ayan na guys, tapos na tayo sa PixArt. So, sunod naman sa Pixel Lab. Hanapin natin yung Pixel Lab na app. And, click nyo and allow. And, pindutin nyo yung tatlong dots sa right side sa taas. And, hanapin nyo yung image size. Tapos, yung width niya, okay na yan, 1280. And, yung height niya, papalitan natin ng 720. Bale, ang aspect ratio niya is 16 and 9. And, click nyo yung okay. Then, i-click nyo naman yung sa baba ng tatlong dots sa right side sa taas. Ikandado nyo siya. Pag nag-red na, ibig sabihin nakalock mo siya. And pindutin nyo naman yung plus sa left side sa taas. And pindutin nyo yung from gallery. Tapos hanapin nyo na yung background na gusto nyo. So, hindi ko siya mahanap. Kaya, pindutin natin yung parang, yun, sa bandang gilid. Where are you? Ayan na, nakita ko na yung pastel stripes and select. And check, pindutin yung check. Tapos, i-adjust natin para lumaki. And pindutin natin yung sa baba ng tatlong dot para malock. Kasi pag hindi nilock, gagalaw siya. Tinan nyo, ayan, hindi ko nilock. Kaya,
ilalock natin. O, kapag nakalock na to, pag nag-red na, yan o, tinan nyo, hindi na siya gumagalaw. Tapos, pindutin nyo ulit yung plus sa left side sa taas. Then, pindutin nyo yung text. Yan, tapos, double tap nyo yung text, tapos erase nyo. Then, i-type nyo na kung anong gusto nyo i-type. Kasi ako ang tatype ko dito is, paano gumawa ng thumbnail. Tapos ka na, pindutin mo naman yung okay sa right side, sa taas. Yan. Then yan, i-adjust mo na kung gano'n siya kalaki, gano'n man siya kaliit. Yan. Natin yung plus button sa may left side sa taas and text. Yan, double tap nyo lang ulit. Tapos yan, i-erase nyo na. Tapos using PixArt and PixelLab. Tapos pagtapos ng click nyo ulit yung OK. And yan, adjust nyo na ulit yung text kung gano'ng kalaki o gano'ng kaliit. Yan, adjust. So, click naman natin yung A sa may baba. Hanapin natin yung font. Ayan. Sorry guys kung may ino yung manok. So, yan, maraming iba't ibang klaseng fonts dyan. Yan. May Arial, may Arm Wrestler. Pero ang gusto kong thumbnail, ang gusto kong font is itong A Very Fat Face Regular. And click nyo yung OK sa baba. Yan. And hanapin nyo naman yung stroke. Yan. Click nyo and then pili kayo ng colors. Yan. Click nyo yung plus sa gilid ng mga colors. Yan yung makikita yung iba't ibang color pa. Yan. Pero ang gusto kong color is itong peach. Hanapin natin si peach. Yan. And then adjust yung stroke width. Check. Tapos punta naman tayo dito sa using PixArt and PixelLab. Click nyo yung font. Tapos yung font na ginamit ko kanina. And then, punta tayo ulit sa stroke. Yan. Just hanapin ko yung peach. Hindi yan. Trinay ko lang. Yan. Tapos, nandito na shadow. Black. Gusto kong color. Tapos yung opacity 100%. Then, click nyo na yung check. Tapos, naman tayo sa isa. Shadow niya. Opacity 100% and then check. Yan. Tapos yung inner shadow niya white. Yung blur radius 25. Check. Then, yan. Di pa kontento kaya inayos ko pa ulit. Okay na ako dyan. Click nyo naman yun sa baba ng tatlong dot and then i-lock nyo na para hindi na magalaw-galaw. Ice cream nandyan. Tapos sa left side sa taas, then from gallery. Tapos hanapin mo yung logo ng PixArt. Kung wala ka pang photo nun, kung kailangan mong isama yung PixArt sa thumbnail mo, mag-download ka sa Google. Yan, clean up ko na siya and then adjust na natin siya kung gaano kalaki o kaliit. Yan. Okay, tama na sa akin yung laki niya. So, punta ulit tayo sa plus, then from gallery, tapos yung ano naman, PixelLab yung logo. Then, crop natin. Crop natin para lumiit. Tapos, pindutin nyo yung check. Tapos, yan. Adjust nyo na kung gano'n siya kalaki. Kalaki. Yan.
Okay, yan. Pagpapantayin ko na lang sila. Then, pagtapos na, pindutin nyo yung sa baba ng tatlong dot and ilock nyo na ulit para hindi na siya magalaw-galaw. And pindutin nyo ulit yung plus, then from gallery. Crop natin. And then, i-adjust mo na kung gano'n siya kalaki or kaliit. Adjust. Okay. Ulit yung sa baba ng tatlong dot and then ilock nyo na. And pindutin nyo yung sa gilid ng plus sa may left side sa taas and then ibig sabihin yan, save to gallery yan. Pindutin nyo, save as image and save to gallery. Yan. Okay, may ads. Oh my God. So, tignan nyo na yung albums nyo. Ibig sabihin na, dyan na siya. Yan na. Tada! Yan ang finished product. So, yun na siya guys. Ganun lang siya kadali. And sana na nakatulong ako kahit sa maliit lang na paraan na turo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail using PixArt and PixelLab. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share this video, and i-hit nyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang videos. That's all for today's video, guys. See you on my next video. Bye! Thanks for watching!